everybody, this is Matt Manilio, and I'm inviting you to watch iRadio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Well, listen to us. Thank you. Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng base, inuntutukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas sa Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, this is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling. Dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasabit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang kunain natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa bayanin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y nakahananap pa. Kaaway ay mahalin na patawarin mo na. Pagkat pagmamahalan ang dapat manguna, galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unay natin. Pagpapala sa di ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa bayanin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguradong masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo, hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena. Magdasal, magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawa na para bang nagwawala, siyempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hinting hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una. Di lang Pasko kundi sa tuwi na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unay natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa bayanin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming batid.
para sa sambayanang Pilipino. Araw-araw kasi sa akin, para sa akin, may biyaya. So para sa akin, parang araw-araw may Pasko. The blessings of Christmas for me is a good health. Ang biyaya ng Pasko para sa akin ay ang aking mga magulang. Para sa akin, ang biyaya ng Pasko is pamilya. Kahit walang pera, sa sama-sama yung pamilya. Masaya. Kahit ipisip, sama-sama nulusong iaahon. Bayang nalugmok sa mga hampas ng alon na sumubok sa ating katatagan ng loob. Hindi po namin alam kung ano ang mangyayari sa amin sa araw na yun. Malakas po talaga ang dating ng bagyo. Dito po talaga galing ang hangin. Nananalangin lang po kami at na kami ay tulungan. Panghawakan ng Diyos may laan. Mga pangako na ang bayang ito'y hahabang sa panibagong yuto. Pag-asa natin tulong-tulong, magkaisa ang paniniwala. Mananampalataya, diwa ng Pasko. Sige nang sungkitin, mahirap man ang buhay. Sige lang, okay lang, tayo'y lalaban. Ngayong Pasko, buhay ay baguhin. Pagkakamaliloon tayo natayusin. Magkaisa, magmahalan. Biyaya ng Pasko. Sapagkat tayo'y naligtas sa pananampalataya, we must also live by faith. We have our beginning. In Christ, we are saved from death. And now, let us also live for Christ. Kapit-bisig, sama-samang lumusong iaahon, bayang malugmok sa mga
madanas tayo ng anumang bagyo, Pasko pa rin dahil kasama natin si Kristo. Magandang morning po sa inyong lahat. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Friday at Sabado naman dyan sa inyo. November 15, 2024. Ayan, sa mga miss ngayon, siguro mapula ang hasang dahil sweldo ng mga mister. Kaya intriga dyan, intriga doon. Pag may bawas, yari ka. Ma'am Shea, bumati ka na. Okay. Magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan, kumusta na kayo? Saturday dyan ngayon. Yeah. Bisibisihan kayo dyan, ha? Mm-hmm. Okay, kung umuulan, wag na lumabas. Kung hindi naman umuulan, edi sige lang. Pasyal-pasyal. Right. Ayan, ipasyal ang mga bata. Wag sa matataong lugar, gaano. Kasi, alam niya naman, uso ang sakit. At minsan umuulan, minsan mainit. So, ingat-ingat lang po. Bawal magkasakit. Bawal. Dito maraming nagkakasakit. Dahil bawal judgmental. Yung weather, pabago-bago. Malamig na naman. Correct. Lamig dyan. Ngayon, malamig ngayon. Mm-hmm. Naku. Iba yung hangin ng Los Angeles ngayon. Oo, kanina nung pauwi ako, nag-aabang ako ng aking sasakyan. Ang lakas ng hangin. Kasi yung ano ko po, yung opisina namin ay katabi ng airport LAX. Mm. Ayan, yung international. Doon bumababa yung mga aeroplano galing ng Pinas. Nakikita ko doon madalas ang Philippine Airlines. Pahal. Hindi, dalawang datingan lang yan. Isa sa tanghali at saka isa sa hapon. Yung. Dalawa yan. Everyday yan. Mm-hmm. At syempre, ayan, yung mga nananghalian dyan ngayon. Mm-hmm. Good morning. Good morning. Although, bagyong pipita daw, mas malakas. Mas malakas ang ating Panginoon dyan. Nothing is impossible with our God. Bagyo lang. Mas malaki ang Diyos natin. Uh-huh. Yeah, kaya today, Sabado ngayon, salo-salo tayo at magkakasama tayo hanggang 9 o'clock. Sa kanila. Minsan sumusobra. 1 o'clock na doon. 11, 12, over, 1. Overtime si Pastor Sen. Hindi anyway, lang naman siya minsan yung iba. It's alright. Yeah. Lalo tong weekend, okay lang. Kasama okay natin lang tonight, today, Pastor Applauser Cordero ng Sipag, ang nanay ng bayan. Ayan. Itabayan na po natin yan. Thank you sa mga stars. Morgan, si Elaine, sino pa ba? Pagdating ng Christmas, happy-happyan natin lahat yan. Kaya, salamat sa inyo. Wala ang rejoice ngayon dahil may Santa Cruzan sila ngayon. Santa Cruzan ba yun? Hindi, yung fiesta ng... Ay! Ano nga ba yun? Basta tamburin. Magta-tamburin daw sila. Tamburin? Tinatanong daw niya kung nasan daw siya doon. Saan siya? Eh, madali ka hanapin, kako. Yung panagtanong pa talaga, oo. Hanapin daw kung saan siya nandoon. Ano kala niya sa sarili niya? Maliit lang siya. Madali siyang hanapin. Simple. Kung sino yung bilog doon, yun. Ay, grabe siya. Yun na yun. Kala niya maiisahan niya tayo. Ay, naka. Anyway, Sabado ngayon. And easy lang tayo. Mga mamsi, mga nanay dyan, mga mamang, mga inang, sa bahay muna tayo. Yes, huwag nang lalabas. Easy lang. Oo, dyan lang sa house kayo. Yes. Terno daw tayo, nagkataon lang. Hindi kami talaga nagtiterno kasi eto eh. Okay. Ano to eh? KJ to KJ. Asot pusa kami KG parati. Yan, KG. KJ siya. Nagkataon lang. Ito yung suot ko pa kanina eh. Asot pusa. Ayan. Ulam namin. Bumati na ang si... Okay, magandang umaga muli sa inyo. Magandang. Maganda po tayo lahat. Katulad ng sinasabi ko. Ayan, hello kay Mary Grace. Hello, Maria Gracia. Kapalit siya ng pangalan, Kurt Timothy naman. Kurt. Elaine Gonzalez. Elaine Gonzalez, tama. Si Bernard Manalo Gabriel. Hello. Ayun, no? Long time no see. Yes. Jay Tristan. Joyce Mendoza.
Pasko. Nabastuloy. Ayan, hello din kay King Pasko. Nasa Katam na ba siya? Hello, King Ka. Morning din sa Dubai. Hindi pala na Dubai. Nasa ano na siya ngayon? Saan na ba, Qatar? Qatar. Nandun na daw siya. Qatar, Nueva Ecija. Okay, Mel Cruz. Mel Cruz. A.R. Santiago. Cher Cabiting. And Cesar Cabiting. Yes. At saka si Rachel Joy Bonita. Yes. Manilyn Agustin. Manilyn Reynes. Manny Irene Manalo Gabriel. Ang pinanganak na Manalo. Ayan. Si Sister Stella Hamorabo. Stella L. Maribeth Damos. Good morning. Ate Verna Delphine. Hello, Kaka. Kaka. Mary Juliette Rodelas. Nor Baldovino. Aba! Buhay! Akala ko. Ano siya eh? Napahinga na. Kapit ano, pinuparahan. Kapata yata. Madali lang yan. Kinuskos-kos. Okay. Hello din kay Charmaine. Charmaine. Charmaine Rabago. Hello, Charmaine. Si Bingo back to Dubai siya. Dubai? Ba? Nasa Qatar, tapos punta ng Dubai. Back na daw siya. Si Pastor Sammy Santos. Yan o. Hello. Super S. Double S. Good morning. Hello daw sa mga taga Los Angeles, Pampanga. Yan. Sa mga... Gumaganti ha. Sister Guy Gomez. Hello, hello. Ayan o. Dating Vicky Queen yan, Playboy model. Hello, Dad. Kay Odette Perez. Odette. Odette Quesada. Jamaica Padilla. At Lala Carmina. Ayan. Ating call center. Ayan. Oh, yeah. Sabado ngayon, easy lang kayo ha. Huwag na muna, ano, dito lang muna tayo sa loob ng bahay. Yeah, and hello kay Negra Pepita. Maaga pa naman eh. Oh, maaga pa. 10 o'clock or 11:19 ng umaga dyan sa Manila ngayon. Ah, nag-exit lang daw siya for a change of visa para hindi ako TNT. Ah, ganun. Maganda yun, maganda yun. Parang ano ha, lumabas ka lang ako, tapos babalik ang gano'n para ma-extend yung visa niya. Yes. Oh, okay. Magandang buhay din, Odette, sa ating lahat. Yun, no? Life is beautiful. Of course. Kaya, make the most of it. Sabi nga ni Kaambo, don't waste it. Talagang huwag nating aksayahin ang araw. Gamitin. Nalilipas ng walang nangyari. Klang-klang Rama Fuela. Andyan din si Pastora Ellen Gonzalez. Pastor Ellen the Generous. Kumusta na po kayo? Generous. The Generous. Kumusta na? Ayan, malapit na naman yung magpapamudlot pagpasko. Nag-iipon na naman ng mga bariya. Namiss ko talaga yung Christmas party nila. For sure yan. Pagdating na marami na naman mabubukulan. Maghahagis na naman ang mga bariya-bariya. Ang lalaki ng mga bariya sa Pilipinas. Yung mga ano? Yung mga tagsasampung piso. Pag tinamaan ka, bukel lang abutin mo. Okay, si Mary Grace, makikinig lang po sa Gedli. May tatapusin lang akong tao na ano yung gawin ni Anbay. Ano ba pag naghahagis ng mga bariya-bariya ganun? Thank you. Sa atin yung mga tradisyon yun eh. Pero, whatever. Importante doon, marami tayo napapasaya. Yes. Naalala ko kasi nung umuwi tayo noon at nagpasabog talaga ang lola ng ano. Di ba si ano din? Ng mga bariya. Doon sa house blessing nila, Chiki. Ang dami nakuha nila rin, Joyce. Yun, ay, nako. Naka 1,000 plus sila doon. Ha? What? Bariya lang, ha? Naka 1,000? Ay, kasi mga... May 20 pesos ba na bariya? Ay, paano ba naman kasi ang Rejoice ginamit ng pangsalopayong? Pangsalok niya ng mga panagahagi. Wala, lapa. Umuulan ng bariya. Eh, nakapayong naman ang
Nako, wala. Sinalok lahat ang barya. Kaya yung mga batang mga paslet, kawawa, walang nakuha. Napunta sa kanya lahat. Hello, hello din, Kai. Oh, matagal natin din nakita. Maritas Gabuat Castillo. Hello. Long time no see here. Long time ba? Matagal din yan. Isang taon yun. Siguro nag-abroad. Nag-abroad yan. Okay, Pastor Tito Gonzalez. Ayun, oh. Hello. Ayun, oh. At saka siyempre, nandiyan si Mami. Mami Pastora Closer. Ayan. Mother Closer, good morning. Ayan, si Vinyo, hindi siya makakapanood ngayon dahil sumasayaw siya, tamburin, sa pistang. Hayaan mo yun. Pista daw, pista. Ang gusto niyo yun, iwagayway yung kanyang puwet. Pista-pista, ganun-ganun. Ay, ganda ko daw, Pastor Kiko. Thank you po. At dahil dyan. Ayaw, no? Meron kang 1 peso. Paano ba? Sa'yo? 1, 2, 3, 4. Talaga ako dancerist. Ay, naka. Si Boy Sayote. Ano ne? Sino si Boy Sayote? Boy Sayote? Bago yun. Pastor Sammy Santos, sino si Boy Sayote? Marami yan. May mga karakter yan. Alam mo si Pastor Kiko? Aling Saloyot. Hapon na nang dito, gising pa siya. Hindi na yata natulog. Kaya, naku, nagiging mistiso ka parate dahil kasi cellphone yan eh. Kasi may ginagawa siya. May mga inaayos siya sa kanyang mga computerization. Whatever. Hello, Anna. MG. Ayan. Good morning. Sensya na po lang siya. Okay lang. Wala naman dito ng ano eh. Okay lang. Kung ano yung mga ginagawa niyong importante. Tuloy lang ninyo yan. Available kayo dito kayo. Pag may ginagawa kayo, go. Yes. Andito lang kami. Huwag kayo mag-alala. Hindi siya pa niya aalis. Dito lang. Dito lang ni, dito lang us. Hindi kami tatakas. Yes. Live streaming po tayo simultaneous sa YouTube channel. Yes. Nasa 25,600 subscriber na Finish po tayo. Naman. Yes. Salamat, maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan sa abroad. Kung saan man kayo naroon, saan man sulok ng mundo. Salamat po on behalf of iRadio. Yes. Welcome, welcome sa ating mga silent viewers yan. Yes. Kung saan man kayo, buenas dias, buenas noches, pampa buenas, buenas. Yun, no? Siyempre din sa ating Facebook account, paki-click, like, and subscribe o supportan po natin. Follow po natin ang ating Facebook account dito sa Facebook. Ang sa ganun ay umangat-angat naman tayo. Hindi pa ba umaangat yun? Mas angat doon sa ano eh, sa YouTube. Ayan. Mas mabenta tayo sa YouTube. Anyway, ganun talaga. Ay, nako. Magkakasama pa rin tayo. Saan man. Bini. Nina sando mo? Wadashi wa matyo desu. Yurushiku dosho. Tadaima! I read your word this one. Philippine Komine. No, she. Oh, Shelly. Abeato. Gusaymasu. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Toma regato. Ayan, galing ni Matmat. Yeah,
Napapansin ninyo na makinis ang ating kulay ngayon, pati ang naka-adjust yung mga camera kasi kaya pala sabi. Siguro nilinisan mo. Hindi ko nilinisan. Hindi mo nilinisan. Yung lens, ano lang, hindi siya naka-adjust mabuti. Ngayon na-adjust ko na siya. Kaya, adjusted na. Yes. Kaya, okay. Ano, mahirap pagka ano, ewan ko ba nag-iiba siya ng, kasi minsan nag-automatic siya, nagpo-focus eh. Tapos pagka pinatay ko na yung computer, na-stuck siya ng ganun. Yun na. Hindi na siya bumabalik sa dati. Kaya kanina kinalibrate ko na naman ulit. Dapat pala linggo-linggo kinakalibrate. Tsaka yung mga lente kinakailangan... Spell calibrate. Red na lang. Talaga, puro kang pahirap. Talaga. Pa-spell pang nalalaman. Wow, 28K tayo ngayon. Yo! Thank you po. Praise God. Glory to God. So, anong gagawin na? Ang ganda, ang linaw ng video niyo. Thank you. Yan, no? Thank you. Ba? Thank you, Lord. May camera tayo. Ano kaya audio lang? Dati audio lang kami. Walang camera. Ngayon? Audio lang. Tapos, nung biglang nagkaroon ng camera, tiyanan! Actually, noon, dito lang kami sa gilid. Bless. Tapos, tagilid lang. Ang nakikita lang sa akin noon, yung isang, tenga ko. So, yun lang nilalagyan ko na hikaw. alam po ninyo, nag-start ang iRadio. Mga gamit po namin dito noon, yung mga chapsuy-chapsuy lang. Ibig sabihin yung mga piyesang pinagbubuo lang nung araw. Mga luma. During the pandemic kasi, tsaka wala naman sa isip namin na, o sa isip ko na magkakaganito ang iRadio eh. Na ang ano lang siya, yung computer lang siya, nagba-browsing lang ako gano'n. And then suddenly, eto na, nag-pandemic, walang mapanood, walang magawa. So, nagpapatugtog na lang ako ng music. Kasi nakakaburyo sa bahay, di ba? Bili mo, lockdown lahat tayo during that time. And then, maraming nanonood. Maraming nakikinig. Sabi, nagugustuhan pala nila yung mga music na piniplay ko, yung mga OPM during that time. Ano? And then, sinabi ni Pastor Sunny, ay, mag-live ka. So, iisa pa lang ang camera namin. Yung ginagamit natin, no? Yung Logitech C. Logitech. 320. Oo, yung ating unang camera nung araw. So, ayan. So, saka napuputol-putol pa tayo. Oo, kasi yung internet po natin nung araw, ano lang, yung, ano bang ginagamit ko noon? Broadband. Broadband pa lang yung gamit namin nung araw. Ngayon, fiber optic na yung ginagamit natin. So, yeah, smooth. 500 Mbps yung ginagamit natin. Solid yan na 500 Mbps. Kaya, matulin yung takbo ng ating internet. Pero yung system natin noon during that time, mabagal pa noon. Mm-hmm. Mga siguro, mga i3 lang siguro ang gamit natin noon during that time. Hanggang sa unti-unti, God's blessing, nakakapagpundar po tayo ng bagong motherboard, bagong system, yeah. Upgrade lahat, pati operating system natin. Oh, by the way, ang Windows 11, Windows 10 hanggang katapusan na lang po. Kaya kung mga kayo yung nakaka-Windows 10, wala na pong update yan. So, Windows 11 Pro na ang susunod natin na system ngayon. So, yan ang ginagamit ng iRadio ngayon. It's Windows 11 Pro 64-bit. Yan. So, tayo i9 system na tayo ngayon. Kaya, thank you Lord at lahat na improvise. Nagmula tayo sa isang camera. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six cameras po na yung ginagamit natin ngayon. So, yung unti-unti yan. Kapag, kaya ako naniniwala na kapag gawa ng Diyos, ito ay kanyang blines. Talagang, magpapatuloy. Pero kapag gawa ito ng tao, sariling nais, hindi ito magwa-work kahit anong gawin natin. It's biblical. Kaya, ito ang ginagawa natin, hindi para sa amin, kundi para kay Lord itong ginagawa natin. Masusunog daw yung aircon doon sa apoy. Ayun, Mga niluluto ko yung aircon, ha? Toasted na yung aircon. Nasa ulunan ko pa. Imagine, masusunog na ako.
Isang computer lang tayo nung araw, ngayon ilan ang computer gumagamit natin? Tatlo po computer ang ano gumagana ngayong araw na ito. Yung isa yung pinaka nandudusulok na yung may neon light niyon. Yung may dalawang fan na ganon. Yan po ang ating backup server. Lahat po ng data natin doon pumupunta. At yung ating computer dito, solo lang po niya yung binobroadcast yung ating itong ating broadcast doon ngayon sa Facebook tsaka sa YouTube. Ito naman sa likod natin, yan ang video editing. Siya yung gumagawa ng paprocess ng ating sound at tsaka yung video. Yan. Okay. Separate po lang. Ito po natin sa likod ko naman dito, ito yung ating amplifier transmitter natin na yan, ginagamit ngayon. So lahat po yan, nagpa-function po lahat yan. Kaya from start lang po tayo sa isang computer na maliit, now, ito na po tayo. Praise God. Praise God. Sa oh, natin. Glory to God. Ayan. Marilu Alvarado na Pires. Leticia Cruz. Hello. Nakita ko na siya dati dito. And Maria Palmyra. Ayan. Yung mga dating nagpupunta dito, bumabalik sila. Mm. Thank you so much. Aba, maganda ko. Thank you, thank you. Okay. Anong gagawin natin? Uminom ka ng ano. Okay. Tayong dalawa, kantahan natin sila Friday naman. Ako na naman. Hindi ka nga kumakanta, ikaw na naman. Mm. Ako na lang lagi kumakanta. Hindi ko naman kayang gawin ditong tutuloy sa alambre. Kaya mo yan. Yung ano, yung lulunok ng buhay na manok. Gusto mo, lunokin kita. Huwag naman. Lit-lit ko na nga eh. Lit-lit, John. Papatulan mo pa ako. Talaga. Maglayay ka ng Christmas song. Sandali, hindi ko makita. Ang alin? Yun, sa likod pala. Tinatanong ni Bing kung meron tayong CCTV. Meron. Nako. Gusto mo makita? Alam nyo sa labas na bahay. Kahit sa bubungan, city, dapat tanggalin mo na yung mga, ano yun, yung mga antena na ano. Satellite? Mga satellite. Oo. Oh. Hindi naman natin kailangan yun. Kailangan yun. Ay, andami po nakalawit na mga kable dyan sa labas. Andami. Tapos yung sa mga internet, papalit-palit kami. Ang dami nakalagay doon. Oh my gosh. Siyempre. Mm. Baga parang Pentagon yung bahay. Mm-mm. Ayan. Oh. Ayan. Oh, baby. Ano yan? Sinishare mo? Hindi. Oh. Ayan. Pwede ka pang makapit. Ayan, makita yung CCTV. Ayan po yung CCTV ayan. Namin. Ayan yung bahay namin. Yung labas. Ayan. Pinakita pa talaga. Yan yung, ito yung garahe, yung parking namin. Ayan. Yung James sakyan ko ayan oh. Tapos ba't umiilaw yung ilaw doon? Ha? Ayan. Ganun talaga yan eh. Oh. Mm. Ayan. Nawala. Tapos ito yung likuran naman. Ng bahay, ito yung likuran ng bahay. Ito naman yung sa likuran ng papasok yung gate diyan, papasok ng gate. Ayan, ako. Nawala na. Ayan. Ba't nawala? Hindi, meron yan. Kikita pa yung mga agyu-agyu. May mga sapot ng gagamba eh. Ayan. Sino daw ang pamilya sa showbiz maraming property sa mga memorial garden? Tirso Cruz? Cheryl Cruz? Ano na? Ewan ko. Mr. Kompleto si Papsi, nabibilang niya ang langgam sa paligid. Boss, siyempre. Sinabi mo pa. Ha? Siyempre. Oh, nakikita niya doon sa... Yung mga techie ganyan. Pati mga kasi, ano, pagka nag-uusap yung mga langgam eh. Hindi kaya naglagay siya niyan. Kasi yung mga kapitbahay namin, merong nababandalize. Isa lang naman, siguro may galit din sa kanila. Eh yung ring, ano tawag din? Ano ba tawag doon? Yung ringer, ano ba 'yon? Ring. Yung ring. The ring. The ring, yung buzzer. May camera yon eh hindi naman naaabot dun hanggang sa kanila. Ay hindi, naaabot, pero hindi nakakapag-record para sana makita daw nila kung sino yung nag-vandalize. Ayun. Eh kasi... Kaya napilitang bumili para pag tinamaan ng vandalization na naman. Hindi kasi yung ano, yung camera namin,
nakakagip yung bahay nila. Oo, nakikita. Nakikita, kaya... Siguro may galit, merong may galit, may galit sa kanila. Ngayon, pagka... Pinipinturahan yung, yung gate nila. Binabandala. Tsaka, and then yung garahe nila. Pati yung takip ng pintuan ng sasakyan nila, tinanggal. Oh. Oo, grabe. Yeah. Eh ngayon, gusto nila makita sino yung gumawa. Eh, hindi naman nakarecord dun sa yung, ano tawag doon, doorbell. Ayun. Nakikita lang namin, ganun. Ayan. Pero hindi siya naka-record. Ayun. Opo, doorbell. Ayan. Yun lang. Ano lang po. A little update lang. Ganon. Hindi po namin inaano yun. Anong tawag doon? Hindi namin pinagmamalaki. Kundi ano lang. Yung pinapakita lang. Parang ganon. Okay. Dito po sa amin walang CCTV sa bahay. Pero meron human CCTV. Mas matindi yun. Ganda yun. mga taong CCTV. Mas matindi yun. Naglalakad. Mas matindi. Maraming mararating yun, di ba? Uh-huh. Okay. Magbasa tayo ng, ito yung, meron akong, hanap ka ng, ayan. Ito yung, meron kasi akong libro dito. Bible Promises for Women. Ayan po. Asan na ba yung camera? Ayan. Iba't ibang klase na mga verses. Pag ikaw ay, kung ikaw ay nalulungkot, o kaya ikaw ay nawawala ng pag-asa, may takot ka, hanapin mo lang dito at ipapakita niya kung ano yung mga verses na pwedeng magpa-inspire sa atin. Diba? Ito ang tinignan ko ngayon dito. Marami to yung tungkol sa hope. Ayan. Lagi namang may hope, di ba? Kasi dahil kay Lord, may hope. Kung wala si Lord, walang hope. Ayan. Kasi may faith tayo sa Panginoon, kaya may hope. Di ba? Yung parang whispering hope. Ito po, according to Romans 5, verses 3 to 5, sabi dito, we can rejoice too when we run into problem and trial. Sabi niya, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us. Because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Diba? Simpleng-simple lang naman yan. Ayan. Kaya, parang ano to sa, yung sa, ano to? Yung tungkol sa, saan ba to? Yung perseverance sa James, diba? Ganun din yan. Parang pareho lang sila ng sinasabi. Ito, basahin natin na. Sabi niya, consider it pure joy. Sa James 1:2-4, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pareho ito. Kaya, hanggat ang Holy Spirit ay nasa puso natin, meron pong pag-asa. No matter what, kung ano mga pinagdadaanan natin, lahat naman po tayo meron yan. Kanya-kanyang level ng pinagdadaanan. So, lagi nating tatandaan na ang Panginoon ay mahal tayo kahit na most of the time, tayo ay mga pasaway. Ayan. Siyempre, everyday, I'm sure, walang hindi nagkakasala sa araw-araw. Meron, maliit o malaki, considered as pagkakasala yon. At lagi nating ihihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya sabi niya dito, alam natin na God loves us because He has given us the Holy Spirit. Nandito siya sa puso natin. Kung ang Holy Spirit ay nasa puso natin, napakabilis nating yung anong tawag doon city, yung pag gumawa tayo ng masama, eh parang
nagigilty na tayo. Conviction. Agad. May conviction because the Holy Spirit is with us. Once na ang Holy Spirit ay umalis sa atin, hindi na maganda yon. Magtatampo ang Holy Spirit. Ayan. Another one is 1 Peter 1-3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Ayan, maraming verses. Kaya kung kahit mag-i-google nyo, kunyari kung kayo'y nalulungkot o ano, takot ako ngayon, may takot ako, sabi nyo. I-ano nyo lang, i-type nyo verses, Bible verses for fear, makikita nyo doon. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. O, diba? Holy Spirit na naman. In 1 Samuel 2:7-8, God rekindles burned out lives with fresh hope, restoring dignity and respect to their lives, a place in the sun. Nagre-rekindles, pinapaapoy niya uli. Ayan. And Lamentation, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. Ayan, di ba? Tama yun. Kaya lahat ng hope natin, walang masama, iasa natin sa Panginoon. Ganon. So, pero aminin natin na minsan magkakaroon tayo ng mga takot, which is normal sa isang tao, but kung iisipin natin lagi na ang Panginoon ay nasa atin. So, minsan isipin mo, and then, sabi natin, O Lord, kaya ko po ba ito, ganito, ganun. O Lord, wala na kami makain. O Lord, wala kaming pambayad, etc., etc. Madaling sabihin siguro para sa akin, pero wala namang hindi imposible sa Panginoon. All things are possible with God. Manalangin lang po tayo lagi. Kasi kanya-kanya naman tayo lahat. Dumaan tayo sa mga iba't ibang pagsubok. O yan. Walang exemption dyan. Tama o de, tsaka conviction. May conviction tayo pag ang Holy Spirit ay nasa atin na. Yun. So, anong pinapakanta sa akin ni Papsi? Aba, Bisaya man, gift! Yan. Siyempre, mga Friday kasi, kaya mga oldies tayo. Hello kay Lindsay, Celine Lazaro Rosales. Bicol ba yun? Kinanta ko. Bisaya yata yun. Oo. Yung gawin mong babae, yung ano ba to? Ay. Uy! Mataas yan, Judy! Mataas yan! Mag-ages na! Wag yan, hindi ko kaya yan. Yung kayang na lang yun. Hindi ako pwede mataas. Tsaka tala muna ko. Ayan. Inigugma taka. Ginahigugma. Parang Ilonggo din Bisaya, no? Maraming mga Bisaya dito, mga Ilonggo. Ayan. Akala ko matud nila matulog ka na. Sabi ni Ma, ni Pastora Elena. Since na kumakanta naman tayo ng mga love stories. Kunyari, ano na ngayon, February, Valentine's Day. Kasi nakapula, di ba? Oh, syempre. In love kayo, dapat araw-araw. Araw-araw. Hello kay Virginia Jasmine Blessa. Uy, long time no si Virginia Jasmine. Ayan. Alam niya naman kung ano yung ilalagay ni Papsi, kakantahin natin yan. Oo nga. Hindi nga kung ano yung nilagay mo, kakanakanta ko, di ba? Kaya may time. Di ba? Oh, 2 minutes na lang. Ayan! Mami! Pastora Flosser! Donda Esta! Asa na po kayo, Mami? Siguro, nagli-lipstick pa siya. Yung lipstick niyang mapula-pula. Wala ang panutsutan. Ayan. Ayan. Ay! Wow! Mother Flosser! Very demure pink. I like it. Hello pa! Ay. Walang busy audio. Busy. Ang ganda ng lipstick niya. Bagay sa kulay niya. Maputi siya. Ayan.
Walang audio, mother. Audio, audio. Wala. Nakamute siguro. Nakamute. Oh. Ayun. Ayun. Ayun na. Ayos na. Meron na? Ayos na. Opa. Ayun. Kumusta na po? Doing good. Doing good. Doing good po. Doing good. Yeah. Praise God. Better than yesterday. Ayun. Every day is a beautiful day. Nauna na ba dyan sa lugar ninyo, ma'am? Hindi po. Praise the Lord for His goodness and mercy. Oh, oh. Wala pong ulan na dumating and the sun is shining so beautifully. So, oh, sana nga lumayo na yung bagyong pipito. Kasi, eh marami. Nasa letter P pa lang eh. Hindi. Pero ilan na po yung biglang umaalis. Hindi po dyan nakakapag... It doesn't bring havoc sa ating bansa, maliban talaga kay Christine. Praise God, kasi hindi pa nakakaahon. Napakabuti ng Diyos, napakabuti po ng Amen. Diyos, napaka makapangyarihan ang sama-samang pananalangin ng sambayan ng Pilipino. All things are possible with God, sabi nga. Amen. Napakaan po ng Panginoon yung dalisay na motibo ng mga nananalangin na hindi makasarili yung desire na wag magbagyo, kundi it's for the good of the many. Yun. Kumusta, iRadio? Magandang umaga. Okay naman po. Ayos lang. Mami. Wala akong makeup, Mamshi. Kasi... No, you look beautiful. Ma? Walang makeup yan, ha? I like your lipstick. Wala, Mamshi, kahit lipstick, wala. Ay, wala kang lipstick talaga? Niyan. Talaga? Apo, walang kilay. Ay, ang ganda. Ebro. Beautiful. Kakulay mo yung kurtina mo. Natural. Natural color. Nag-blend. Oo, nagbe-blend. Ang ganda ng... I want to try. Kita-kita ko yung iyong kwarto. Ang ganda. Masisilip mo ba yung higa? I wanted to try. No, you look beautiful. Parang bagong gising. No, maganda, fresh. Look fresh. Fresh na fresh. Mm-mm. Sabi ko, ano kaya itsura ko kung wala kahit ano? No, you look great. Except Johnson's baby powder. Aba. Ang pangalan nito si Mary Grace nagpadala ng picture na nakakahindik kahapon eh. Sabi ko, hey, ano ba yan? Kuruha, yung ganun-ganun yung buhok. Naku, nakakatakot. Ayan o, yung mga picture niya. Ano, katulad niya. Ano yun? Ay, pala, lalabas mo talaga. Ayan o. Okay lang naman. Nakakatakot eh. Oh. Nagbago na daw siya ng profile. Yan na raw ang profile niya. Yan ang profile niya. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan. Saan lalabas ba? O, nakita na. Pahanap, Papshi, pahanap. Pasilip po kung anong itsurang Mary Grace yan. Ayan, pakita mo. Ayan. Baka may dala ayan, na naman ayan. Video. Ayan. Bagong profile niya ngayon. Ayan. Ay, tinanggal agad. Ayan. Kumusta na po? Mabuting mabuti po at nais ko pong magpasalamat sa maraming nanalangin. Dahil nga po, sabi ko sa inyo last time na nandito ko, bagsak ang buhong sambayan ko. Lima lang kami sa bahay, apat po ang down with pneumonia. Oh, uy, bakit? Opo, the last two Saturdays ago na nag-share po ako, talagang ako lang po ang nakakatayo that time. But God is good. That is so great. Kaya yung panahon kasi. Opo, nahawa po eh, kasi yung manugang ko pneumonia? Po na. Parang opo, COVID na rin yan, ha? Diba? O, sabi ko nga po kay Catherine, anak, kung hindi ka lang nakabakuna, sasabihin kong may COVID ka. All the signs na sa'yo. Oh my gosh. At saka, noon lang siya bumagsak in her 49 years. Oh. Hindi po yung nakasakit eh ng ganun. Talagang nakita ko po yung anak ko. But to the glory of God, I say thank you sa kanyang pagkilos. Balik na po sila lahat sa school. Normal na uli. Apo yung aking... apo na si Kailin ay nakakuha pa po ng exam kahit may pneumonia din. Pero she is okay na rin. At yung manugang ko na nagdala ng aming pneumonia. Salamat sa vaccine. Ano? Kung walang vaccine, siguradong... Talaga po, iisipin ko po talaga na kasi wala na silang panlasa, hindi na sila nakakatayo. Miingal na sila, ang tapat ng fever nila, ang ubo, ang lalamunan. Nakikita mo yung mga mukha nila, but grabe talaga. Pero previously, nagkaroon na ba siya ng na-COVID na rin ba siya? Hindi po. Ako ang na-COVID. Ako ang na-COVID noon. Galing din po dun sa manugang ko from the airport nung bago pa lang yung Delta.
Delta ba yun? Oo, oh, kasi dun, yun. Ano, marami siyang nakasalamuhan. Opo, nasa lubong niya po yun sa airport. Pag uwi niya, dinaanan lang ako, Papsi, dinaanan lang, di nga nagmano dahil alam niyang masama ang katawan niya. Mm. That same night. Pero napakabuti po ni Diyos. Mm. Pang ilang vaccine na ba niya yun? Sila po may mga booster din. Ako po kompleto din. Kompleto po kami. Good. Very good. No, ako po kasi ay salamat sa Panginoon. Mayroon pong estudyante, naging estudyante si Kay na nasa San Lazaro Hospital. Pag may libreng pneumovac, tinetext niya po yung aking anak. Yeah. So pumipila ako. Kakalibre kami yung pneumovac. Oh, wow. Importante yan. Pupulid lang, Manchin. Importante yan, lalo pagka meron tayong mga health issues. Mm-hmm. Katulad ng ako high blood kasi pressure. Kasi may history ako ng pneumonia. Lagi po ako nagkakaroon. Lalo na po noong i-consecrate si Pastor Kiko. I fought tooth and nail na makarating doon. Gusto kong nandun ako kapag na-consecrate si Pastor Kiko. Dinala ako. Pumunta ako doon. Galing na ako sa dalawang ospital sa Maynila. Pagdating sa Baguio, first day ng convention, itinakbo pa rin po ako sa ospital. Pero di ako umuwi. Inintay kong makita ko si Kiko na ma-consecrate. Yun po, pag uwi ko, diretso na po ng ospital yun. I was confined. First time natatandaan ko noon na lockdown kayo sa church noon. Opo, madami kaming history. But again, paulit-ulit pong pinatutunayan ng Diyos ang kanyang katapatan. Kaya napakasarap pong magsumiksik sa isang Diyos na tila tapat, hindi nagbabago, nananatiling nagmamahal. So ang ganda ng inspirasyon nito para sa ating lahat. And again, sa mga prayer warriors ng kanilang nanay, salamat po. Sabi nga po ni Elaine, kanya daw po hindi ako nagkasakit this time around. Nakabalot daw po ako sa panalangin. And amen. Totoo yan. Opo, kahit po nung COVID, everyday po nasa line kami to pray nung wala pa po, mga first 2 days ng COVID. Talaga pong balot na balot sa panalangin ang nanay. And I'm so grateful. Thank you. Kagandahan ng... Alam mo, may maganda at hindi magandang nagawa itong pandemic na ito eh. Marami. Unang-una dyan, naging malapit tayo sa Diyos. Lahat Opo. Tumatawag sa Diyos. Opo. Nananalangin. Pangalawa, luminis ang kalye. Wala ng traffic. Dati. Diba? Kahit dito. Marami nagawa. Although may mga maraming nawala, no, na mahal na sa buhay. Yung positive side naman yan, bumawas, nabawasan yung populasyon ng mundo. Hindi, tsaka nagkabuklod-buklod ang pamilya. Kami po sa CFAG, Papsi, yun po ang breakthrough ng prayer life ng CFAG. Kasi pagka-lockdown po noon, the following night, kahit Facebook lang po, hindi namin alam, ang ingay, sabay-sabay kami, umuugong lahat, walang marunong, di namin alam na may Google, di namin alam na merong... Zoom, basta panay lang po kami. Yan, la-live kami sabay-sabay. And from that day hanggang ngayon po, hindi pa po tumigil mag-pray ang CPAG. Amen. Online. Amen. So, dati every day, pero nung nag-normalize na po, hanggang ngayon po, once a week. Yung Miyerkules po na yon. Yeah. Then Saturday sa church. So, reminder, segue na ako, mga anak, Nanay ay luluwas pagkatapos ng iRadio to be with you. Tapos doon na kayo matutulog. Opo, kasi para po bukas yan. So, ayan, nandyan si Odette. Ayan. At saka yung kanyang butihing asawa na si Felinato Perez. Yes. Hello po, sir. Hello po. Magandang. Number one fan po ninyo yan. Yeah. Hoy, ano lang din po. Ordinary. Si Ma Gonzales din nandiyan. Oh. Ah, kaklasiko po yan. Yeah, noong. Ang ganda ni Friend, sabi yung gano'n. Uh-oh. At si Virginia Jasmine Blessa, yung pamangkin nyo. Opo. Si Sosima po ay one of my closest friends nung way back in 1965. First year 1965. 1969, graduate po kami. Kami nila Luz Toledo. Ngayon po, we still see each other at 72 na po kami. Thank you, Sosing ko. Talaga wala sa itsura, mami. Eh? Wow, lalo na po si Sosing pag nakita nyo at narinig nyo ang kanyang testimony kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Aba, edi kailangan palang maimbitahan na. Dapat pala.
Grabe po ang testimony niyan. Kailangan natin 'yun para inspiration siya sa mga inspiration sa marami. Kung babasahin mo 'yung medical ano niyan, profile niyan, sasabihin mong hindi siya dapat ganyan. Pero pabalik-balik pa po 'yan. Di hamak siyang maganda sa akin, di hamak siyang malakas kesa sa akin. Hindi ako naniniwala. Sabi ni Brother Og kasi tawag namin yung asawa ni Odette, para lang kayong 62. What? 10 years younger. Salamat po sa 10 pesos na discount. I'm 72, Brother Og. Oh, diba? Wala sa itsura. Oh. Kaya hindi ako nag-makeup, Brother Og, para makita. Hindi, you look good, Mami. Oh. I look better. Parang ano nga eh, pero, parang bagong pag gising. Pag nag-makeup na enhance, pero kahit na walang makeup. Wala pa makeup yan, ha? Aha. Oo. Oh. Bueno, maganda yung topic mo ngayon, Mother, yung about only one came back. Ito po yung storya ng mga leper na 10 ang yes. Leper to. Yes po. Isa lang bumalik. Po, ano, I want to join with the month ng pasasalamat sa Amerika. No? And actually, di siya dapat buwan lang ng November, no, in Thanksgiving. Mm. Dapat bahagi ng lifestyle natin ang pagiging mapagpasalamat. Kasi Papshi, that's why sabi ko, Lord, i-lead mo ko sa isang bagay na pwede naming pagsaluhan, na pwede naming, na hindi lang siya theological, hindi lang siya theory, kundi yung applicable siya on a day-to-day basis. Kasi as you all know, lagi akong bumibiyahe from Cavite to Caloocan twice or three times a week. Ang dami kong nakikitang taong malungkot. Pag maagang-maaga akong tumayo, yun nga kanya yung, ako, si-share ko na nga, our little way of, ako, si-share ko na, ma'am, si patawad. Sige na po. Our little way of celebrating iRadio's goodness to see pag we'll be having breakfast para sa mga street dwellers. Oh. kung wala man ang iRadio, support ako dyan. To be with us sa kanilang anniversary, December 23 din namin gagawin, Mami. Yes, so, overnight kami sa church with the young people. Mm-hmm. Then, magluluto kami. Then, mga 4:30, lalakad na kami. Wow. Ano pong plano nyo? Magbibigay po kami. Kasi madaming yung street dwellers, actually. Yung mga natutulog sa mga bangketa. We okay. want to give them. Gusto naming magising sila na merong pagkasalang iRadio as iRadio's way of celebrating. No? Siguro ang papel lang po namin sa SIPAG is the legwork. Kami lang yung maglalakad, kami lang yung maghahatid. Saya but sana kung nandyan kami. Opo, but it's a project for everyone. Anyone who wants to pitch in our way of celebrating fifth na ng iRadio. Ilan tayo? Five. Yeah. Praise God. Sige. Feed on the fifth. So, pasensya na, ma'am, si sinabi. Okay. Bakas so, po December, tayo dyan. Mm-hmm. December 23 po natin yan gagawin bilang paghahanda, pagdiriwang ng pasasalamat natin sa limang taon. Ikaragdagan pa po yan. Ng iRadio. Hopefully, dumating na yung boxes para maipamahagi na rin sa... Mayroon naman pong separate doon para doon sa... Yun. Yung isa pa ninyong project na ko, diniscuss ko na lahat. yung pamilya. Si Ma'am po kasi inadapt niya yung limang pamilya ng mga nag-BBS, naging bunga ng BBS sa CIFAG. Yung mga bata pong tinuturoan namin ngayon, limang pamilya po yon. Yung iba magkakasin, pinsan. Si Ma'am si po, out of the love of her heart, ay yun, basta. So meron po siyang inihahandang konting iuuwi ng mga bata na pwede nilang pagsaluhan, konti lang ang malaki doon yung puso. So yon, kay Ma'am si po yon. Hindi sa atin pong lahat yun. Kay Lord, galing kay Lord. So yon. So yun po yung dahilan bakit napunta ko, only one came back. Maraming malungkot sa mundo, not because naghihirap. Hindi totoo yun. Maraming malungkot sa mundo dahil maraming gusto na hindi natatanggap. Kagalingan,
pangangailangan, magandang relasyon. Malungkot kasi wala sa kanila nun. But they fail to look at what they have. Yun yung bagay na pwedeng maging antidote ng lungkot mo eh. Kung nalulungkot ka dahil may mga bagay na wala ka, wala pa yung healing, wala pa yung provision, then look around you. Ang dami kang blessing na will make your day lighter. So yun po yung naging bigay ng Lord. So, and no other better verse ay ito nga po yung kay Luke. So with your permission po, Papshi, ay gusto ko na pong ayoko naman po kayong masyadong matagalan. Oh, marunong na si Mami. Aba. Improving ano? Oh, improving. Ganyan po yun. Excited kasi. When you love the things that the Lord is telling you to do, you find ways to improve it. Not for your glory, but for the glory who called you. Yan, ang aga ng sermon. So, ito po yung aking tatalakayin at ihahatid sa inyong lahat sa umagang ito. One came back. But as an opening, nais ko po sanang hingan on the spot ay tatawagin natin si Ma'am Shino. But ayo po, kayo pong nakikinig, kayo pong nanonood, paki-type niyo po. What are the three best gifts na natanggap niyo? Three blessings. Paki-type niyo po. Ano yung tatlong all-time high, kumbaga nga, na tinanggap mo sa Panginoon, blessing na tinanggap mo sa Panginoon, na mula nang tinanggap mo hanggang ngayon, it leads you to a heart of gratitude. Yan. Ma'am Shi, ikaw po yun. Ano po yung tatlo? All-time high. Oh, sila po itatype nila. Iko-comment. Okay. Yung blessing ba at saka gift, pareho lang yun? Opo, kung ano yung kaloob, pabor, o biyaya, o pagpapala na all-time high. Kunyari, ako po, kunyari, one is the day I received the Lord. Kasi from since then hanggang ngayon ay hindi ako nagsasawang magpasalamat. Two, the three children the Lord gave me. Since na ipanganak ko sila hanggang ngayon, in spite of this and despite of, I'm still very thankful. Parang ganun. Apo. So ikaw, Ma'am Shi, tatlo. Go. Okay, ang naisip ko kaagad yung gift of singing. Na nagagamit ko ngayon sa lalo po sa church, sa praise and worship. Minsan hindi ko na nga alam yung mga yung mga songs na mga uso ngayon. I love singing mga Christian music. Although minsan may mga kumakanta rin ako ng mga ano tawag doon, yung mga songs na hindi naman Christian, at nagagamit ko po dito na nagiging channel of ano ko po, siguro, I don't know kung merong mga nabibless din sa pag-awit ko. Of course, meron. Hindi ko sinasabing ang pag-awit ko ay nanggagaling sa puso ko. Number two, katulad nung sinabi niya yung tinanggap ko si Lord. Amen. Since 2000, so maraming nabago sa buhay ko. Amen, praise God. At ang pangatlo ay hindi ko yung nangyayari sa buhay ko na dumarating na mga iba't ibang klaseng problema, ako'y nagre-rejoice po doon. Dahil yun ay na-form ako na mas malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Hindi ako nagagalit sa mga problemang dumating sa buhay ko. Mintis ay lalo akong nagagalak kasi na nagiging malapit ako sa Panginoon. Yun po. The third one. Ayun na the yun. The married Papshi. Oh, syempre. Yan. Sabi na yan. No, may mga bakit. It's not, there's no perfect relationship. Yeah. No, but nothing. But God, I know God is always with us. Hindi niya kami iniwan sa iba't ibang pagsubok. Napakarami po. But hindi ko anong tawag doon? Hindi ko pinagsisihan. Amen. Praise God.
So ganun talaga kasi, di po ba, mga anak at mga kapatid, mga kamag-aral, may mga pagpapala tayong tinanggap sa Panginoon na nung una ay masyado tayong tuwan-tuwa the day na alam natin kapag bago ka palang sa salvation, halos ayaw mo nang umuwi, you want to stay in church, gusto mo daluhan lahat ng gawain. But somehow it diminishes. Minsan nauubos yun, lumalamlam. Minsan yung nung una mong mamit yung iyong husband, nagkinasal kayo, grabe talaga, para bang ang honeymoon stage ay 10 years. Pero somehow, pagkalipas ng ilang panahon ay parang nawawala. Kahit yung mga anak, pag maliliit, parang sila talaga yung joy mo, pero pag marunong na silang magbigay ng sakit ng ulo, nawawala. But in reality, itong mga pagpapalang ito na ating tinanggap sa Diyos, there may be times na parang na-neglect natin, na hindi na natin siya masyadong na-appreciate. These are the blessings that made who you are today. Okay, Mami, gusto ko lang bumasa kahit isa or dalawa. Yes po. Yes, three po. Blessings from God galing kay Odette. Yes po, Ate Odette. Number one, yes, my family. Mm-hmm. Number two, in spite of sickness, I'm holding on to the promises of God that He will heal me because He is faithful. Mm-hmm. And number three, gift of eternal life when I accepted Jesus as my Lord and Savior. Yan ang kanyang, at marami pa. Do I still need to share? Buong-buo niyo na po yun ibinigay sa amin. Alam niyo po yun as maaring alam din ng karamihan na dumadaan ka sa karamdaman. But look at you. Let us be inspired, mga kapatid. Si Ate Odette po, alam natin yon, day in and day out, pinapanalangin natin yung kanyang healing. Pero tingnan niyo po yung gift of faith na meron siya. Amen. She's holding on to that faith. And what is greater than yung gift of hope? Yung hope niya ng eternal life. Diba? Mm-hmm. And the family. Pwedeng the family ay isa mo siyang sandalan sa panahon dito. People who comforts you, friends who prays for you. So thank you, Ate Odette. Thank you very much for responding sa ating three best all-time favors and blessings, no? So alam ko po, lahat tayo ay mayroong marami dito, dami. Opo, alam niyo po, sabi ko nga kanina sa simula, ang daming taong malungkot sa karsada. Pero alam po, wala ni isang nasa iRadio sa oras na to ang malungkot. Amen. Kasi nakikita ninyo yung pagpapahala nyo eh. Kasi bukas yung mata ninyo doon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa inyo. So, with that, hayaan nyo pong simulan ko ang aking pakikipag-share sa inyo sa isang maigsing panalangin. Samahan nyo po ako. Unahin natin ang magpasalamat sa privilege na isang araw pa ang ibinigay ng Diyos sa atin. Nagising ka, nagising ako, may hangin, may araw, at may hininga sa ating baga. Pumipintig yung puso natin, may lakas yung mga paa natin kahit iikwad-ikwad na tayo. So many things to thank the Lord for. Hallelujah, hallelujah God. Oh, how we praise you, Lord, and we thank you, Lord, sa isang napakagandang umagang ito. Everything around us, Lord, is a manifestation of your greatness. Every friend, oh God, is a gift from you. Every wrong and bad instances, Lord, is a way for you to teach us. So, Lord, wala kaming hindi dapat pagpasalamat. Good or bad, your intentions are always good for us. And Lord, as we share your and ponder upon your words in the Gospel of Luke, Lord, open up our minds, open up our spirits, our hearts, Lord, and grant us the readiness to come to you tulad po ng encouragement na aming mauunawaan sa umagang ito. Paano kami dudulog sa iyo upang tugunin ang mga pagpapalang tinatanggap namin. Give you all the glory and honor, O God. In Jesus' mighty name, we declare, Amen. 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 Hallelujah. So sige po, sabi po rito, one came back. At ang atin pong gagamitin na teksto ay mula sa Luke, the Gospel of Luke, chapter 17, 11 to 19. Kapag po meron na po si Mamshi, ay atin po itong
atin po itong pakinggan. Kung wala po, ay meron naman dito, but I prefer we hear it. Ma'am Shi, pwede po? Kahit po Tagalog, kahit English. Yung ano na? Lucas po, Luke. Luke 17:11-19. Ito po. Yan, opo. Hanapin po ni Pop Shi. Opo. At habang hinahanap po ito ni Pop Shi, I am suggesting tayo po sana kahit na alam naman natin, di po ba, si Pastor Sammy, laging kailangan nating inilalabas yung ating Bible kasi yan yung ating ating konstitusyon, ano? Without the Bible, we do not know. Yan ang mapa natin, yan ang ating... 11-19. Oo, no? So, kung meron kayo, pwede po natin sabayan si Ma'am Shi, or you can read it with your eyes, and or kung gusto nyo, basahin nyo ng malakas. Sabi ni Pastora Ellen, I learned it from her. Para empathic ears natin are listening. No? Sige po. Okay. Andali lang po at ano. Apo, pag pwede na po, okay lang po. Okay, yan. Ayan. Luke 17:11-19. On his way to Jesus heals 10 men with leprosy. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As we going into the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." Ano susunod? When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God? Except this foreigner." Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Praise God. Praise Salamat God. Po, Ma'am Shi. Salamat po. Meron isang kwento na naisulat. Ito po ay tungkol sa isang lalaki na nagpunta siya sa gubat at siya ay naligaw. Naligaw po siya doon sa malaking gubat na kanyang ine-explore. At later, nung kanyang ikinukwento yung kanyang naging karanasan sa kanyang mga kaibigan, kinuwento niya kung gaano siyang takot na takot at halos dumating na siya dun sa puntong nanginginig na siya. At sa dulo po ng kanyang nervyos na naligaw siya sa isang malaking gubat, siya ay finally ay lumuhod siya at nanalangin. He finally knelt and prayed. Sabi nung nakikinig sa kanya sa kwentuhan, "Hoy, did God answer your prayer? Sinagot ka ba ng Diyos?" Alam niyo po ang sabi niya, "Hindi," sabi nung lalaki. "Kasi bago pa nakakilos ang Diyos, may tour guide nang dumating at tinuro sa akin ang daan palabas." Minsan like that, tayo po ay ganun. We are blind to the blessings that God daily showers upon us. Minsan, we become so complacent na hindi natin napapansin ang ganda ng bulaklak sa paligid natin. Minsan, hindi natin nararamdaman yung ginhawang idinadala ng hangin na dumadampi sa ating mga katawan. Minsan hindi rin natin nakikita yung beauty ng bituin. Hindi natin maisip kung gaano kamangha-mangha ang pagkalikha ng Diyos sa ating kalikasan. Sabi ko nga, siguro kanya nagagalit minsan ng kalikasan, kanya nagpapadala ng malalaking bagyo. Eh kasi hindi namin na-appreciate, no, yung mga gentle rains. As people, minsan we tend to look only for the things that we want to see. Sabi ko nga sa umpisa, kanya maraming malungkot na tao kasi ang nakikita lang nila ay yung mga bagay na wala sila. And they fail to appreciate and be grateful for the things that they have. Sa ating buhay po, sa buhay ng ating pananampalataya, napakahalaga po ng pasasalamat.
in the United States, we all know that this is a month of Thanksgiving. Meron silang Thanksgiving Day na dapat po, kahit hindi tayo Amerikano, meron din tayong ganitong puso. Sa kwento po na binasa ng Mamshi sa atin, ay nakita natin kung paano nasa lubong po. Think ba, I want you to focus doon sa teksto natin. Nasa lubong lang niya yung 10 ketongin. Nasa lubong at sila'y sumigaw, humingi ng tulong. At ang sabi ng Panginoon, o sige, lumakad na kayo at kayo ay magaling na. But the gist of the story ay pagkaraan ng kagalingan, isa lang ang bumalik. Maraming magagandang puntos na pwede nating mapulot dito. Kung observe ang opening slide ng nanay, nakita ninyo, parang lungkot na lungkot ang pagkakasabi, no? One came back. Isa lang ang bumalik. Sa buhay natin, minsan akala natin, okay na yun. Binigay na ng Lord. But this text, it tells us, God is looking for hearts that are grateful. So sa umaga pong ito, maigsi, how do you respond sa pagpapalang pamilya ng Diyos sa iyo? Second, in spite of her being sick, she still finds it a blessing. Alam niyo po talaga naman pag may sakit tayo, kung tayo lamang po ay malawak at malalim sa ating pagsunod sa Panginoon, yung mga panahon ng karamdaman natin, maiisip mo po talaga blessing din ito eh. Bakit? Kasi sa mga panahon ng may sakit ka, siksik tayo ng siksik sa Lord. Di po ba? At bihira yung nangyayari. Minsan yung kaabalahan natin sa mundo ay naaagawan na ng panahon ang Diyos. Di ba? Pero pag may sakit tayo, lalo talagang dumaraan ka sa ang sakit na, ang tagal ng gamutan, ang mahal ng gamot, the first reaction mo ay magsumiksik sa Panginoon. Find your healing, find your peace, find your comfort in the presence of God. Eh di blessing siya. Kasi sa halip na malayo ka sa Panginoon dahil may sakit ka, lalo kang napapalapit. O di ba? Amen? Ang ganda. And look at what at the third ni Ate Odette. She is claiming that eternal life. Alam niyo po, maraming tao yung ayaw pag-usapan ng eternal life. Pag sinabi ng eternal life, parang morbid na, hey, kukutakot, mamamatay ka na, di ba? But no, look at a sister like Ate Odette. It is a blessing para sa kanya. Hindi lahat mayroong promise of eternal life. Diba? At sabi nga, hindi naman lahat ng tumanggap ay mayroong eternal life. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa aking kaharian. And for Ate Odette to claim eternal life as a blessing, it only means she knows how. She knows why. She knows what eternal life is, and that is a great blessing. Yung 'di ba sabi ni Paul that we may all grow in wisdom and in the knowledge of God and His grace. Oh, so it's a gift. Si Mamshi, you've heard blessing para sa kanya, ang kanyang tinig, 'di ba? Now, paano ka magre-respond? Gamitin po natin ang ating binasa sa umagang ito, tingnan po natin paano ba tayo dapat tumugon sa mga pagpapala. Let us learn from these 10 lepers. First thing, the first thing na itinuturo sa atin ng tekstong ito, paano natin tutugunin ang mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon, is to see ourselves as these lepers were. Nakita, ang kasalanan ay isang nakakatakot na bagay sa ating buhay. Ang pagiging ketongin po sa panahon ng ating Panginoon ay nangangahulugan na ang may ketong ay hindi malinis. He is ceremonially defiled. Marumi siya.
Kaya nga po kapag ka sila ay gumagaling na, kailangan pa nilang pumunta doon sa kanilang pare at ipakita ang kanilang paggaling at dumadaan sila sa malaking ritual, mahabang ritual ng paglilinis. Sapagkat kapag ikaw ay may ketong sa panahon ng Panginoong Jesus, ikaw ay outcast. Ikaw ay hindi kabilang sa iyong community. Ikaw ay iniiwasan, iniilagan. Ang sino mang lumapit sa iyo, mahawakan ka, ay itinuturing din na marumi. So you can find that in Leviticus chapter 14. In the Bible, leprosy can refer to a number of skin diseases. Ito po ay sakit sa balat. Alam ko pong familiar naman tayong lahat kung ano yung ketong. Ito po ay sakit sa balat. At dalawa po ang uri nito. Isa po yung hindi naman grabe o yung the more benign form ay limitado lang doon sa panglabas na balat, the outer dermis, no, the epidermis. Wow. So, Seng, naalala ko pa yung tinuro sa atin. The epidermis. Na kapag ka hindi siya grabe, ay namumula-mula lang yan. O kaya may parang discoloration. Yon ay palatandaan ng merong kang hindi grabing ketong. So, ito po ay kapag ka naman okay lang siya, hindi nagtatagal, ito po ay kusang gumagaling at hindi na kailangan itong ipadoktor. But, nagumagaling siya sa sarili niya mga 1 hanggang 3 years. O yung mga may parang patsi-patsi, pula, o kaya puti, yan, simula. Pero yung isang grabe po, nagsisimula siya para siyang, di yun nagsimula yung parang patsi, susunod po yun, para na yung pipintog, para na siyang paltos, tapos po magiging para na siyang nababakbak, nagiging parang malaking sugat, excuse me po sa mga kumakain. No, nagsisimula siyang magkaroon ng masamang amoy at unti-unti na po niyang kinakain ang buong sistema ng ating katawan. Sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, Hansen's disease. Ayan, yung ketong is Hansen's disease sa panahon na to. Nagsisimula minsan yan, maliliit na nodules, parang maliliit lang na bukol. Pero kapag ka po ito ay lumala na, kapag ka meron na siyang mabahong amoy na lumalabas, nagsisimula na pong mawala ang mga kilay. Nawawala po ang kilay, nawawala yung kilay, naaalis na yung mga buhok na yan. Tapos po ang mga mata, parang hindi na, parang nakatitig lang na ganyan, pero parang walang nakikita. Then the vocal cords become ulcerated. Parang namamaga na rin ang mga vocal cords niya. At ang boses, nagsisimula na siyang parang namamalat at nahihirapan ng huminga. Ang mga paa at kamay ay nagsisimula na rin pong magkaroon ng mga parang sugat. At kapag tumagal po, ang mga kamay na yan ay nagsisimula na pong umitsi, nagko-contract. Kanya kung nakakita na, kung nakapunta na kayo sa tala, ang nanay ay nakapunta na, mga wala na po silang daliri. Wala na rin silang tenga. And the average span ng buhay ay 9 years. So ganun ang kalalagayan ng mga ketongin na ito na nasa lubong ng ating Panginoon. They were on the last stage ng kanilang pagiging ketongin. At sa kanilang paglapit sa Panginoon, actually hindi sila lumapit. We'll learn that later. Sumigaw sila. Sumigaw sila sa Panginoon. Kapatid, going back to the blessing na meron ka. Before you received that salvation, before you formed that family, naisip mo ba yung katayuan mo before? Sige, focus na lang muna tayo dun sa kaligtasan na meron ka at meron ako. Naaalala mo pa ba kung ano dati ang buhay natin? Napakalaking paalala po yun. Yung nakaraan kung saan ako pinulot ng Panginoon. Kung paano natagpuan ka ng Panginoon. Yun po ay isang dapat na malaking paalala
na gawang ipagpasalamat yung mga pagpapala natin. Kasi akala natin, deserve natin yun. O hindi eh. O, ako naman ang naghirap dito eh. Kanya, ang hirap yata mag-aral sa college. Ang hirap yata ng nanay at tatay ko bago ako napagtapos. So deserve ko to. Were it not for the Lord, saan kaya kumuha ng lakas si tatay at si nanay para magtrabaho to send you to school? Were it not for the Lord who sustained you with wisdom, talent, intelligence, saan ka kaya ngayon? One of the greatest lessons these lepers are teaching us is to look at ourselves. You can only be very thankful kapag nakita mo yung tunay mong katayuan. Kasi minsan di naman tayo worthy dun sa pagpapala. But nevertheless, ibinibigay niya yung pagpapala. Minsan, in spite na alam ng Panginoon na pagbinigyan kanya ng promotion, ang laki ng tsansa na manlalamig ka kasi mabibisi ka na, makakalimutan mo na siya. How about thinking it over? How about looking back at those times nung wala pa yung blessing na isinulat mo dyan? Ano at sino ka noon? Pero regardless kung ano at sino ako noon, the Lord still decided to bless me. Amen? Diba? Kahit na alam ng Lord, ito yung mga ketongin. No? Imposibleng hindi niya alam kung ano yung mga buhay ng mga ketongin na to. But still, the Lord heeded to their call. So mga kapatid, anuman ito na ating kinalalagyan, let us see ourselves as these lepers were. Sinful and being a leprous is an outcast. And minsan, kapag maaalala mo lang, kahit ang saya-saya nung dating mundo natin nung wala pa si Jesus, marumi naman tayo. Maaaring in-enjoy lang natin yung moments natin, pero marumi talaga. We were unkind. Kahit nakita niyang ketongin tayo, kahit nakita niyang umaapaw na ang kasalanan sa buhay natin, still, tinawag ka niya by name. By name. Ramon, ka. Proserpida, halika. Sosima, halika. Kung bahala sa dumi mo, kaya ko yung linisin. Amen? So, sana po, ay hindi natin nakakaligtaan kung ano yung ating dating katayuan sa harap ng Panginoon. Secondly, in order for us to respond properly sa mga pagpapala, do as these lepers did. Ano ba ang ginawa nitong mga lepers na to? Ano ba yung ginawa nila para sa maka-apply sa aking buhay sa ngayon. Ano ba ang pinagagawa nila? They call out to Jesus, the Master, for mercy. Nakikita nyo? Kung kahawak nyo pa yung app nyo, yung teksto natin, madaan ng Panginoon, nasa lubong sila. Anong ginawa nila? They called out for the Lord. Jesus, Master, sabi nila, have mercy. Among other things, leprosy, sabi ko nga sa inyo, can attack the vocal cords. Siguro ang hirap para dun sa 10 na yun na sumigaw, ano? Kasi wala na eh, wala na sila. Sira na yung mga vocal cords nila. And yet nang makita nila ang Panginoon, nagawa nilang sumigaw. Siguro inubos na nila yung lahat ng natitirang lakas nila. Maaaring naranasan natin ang namalat, no? Si Ma'am Shi, naranasan niya yung namalat nung magkaroon siya ng problema, ng lump dito sa kanyang throat. Napakasirap, napakasakit. Napilitin mong magkaroon ng tinig samantalang may problema ang iyong vocal cords.
Pero hindi po napigilan ang mga ketongin na ito upang sumigaw, humingi ng tulong, magpapansin sa ating Panginoon. Sabi nila, Jesus, Master, have mercy on us. Alam nilang marumi sila. Remember the first point? They saw themselves as unclean and unfit. Pero nang makita nila ang Panginoon, hindi sila nagdalawang isip to cry out to the Master. Siguro, marami na silang kwentong narinig na ang Diyos na ito, na ang Jesus na itong naglalakad, hindi magbibingi-bingihan sa akin. Na-experience mo na yun, di ba? Na-experience ko na yun. Sa gitna ng aking paulit-ulit na paninigarilyo, pag nagkasakit ako noon, no, hindi pa naman ako maayos sa harapan ng Diyos. So, grabe, kahit sa ospital. Pero bakit tuwing lalapit ako? Pagkakalingin niya. Ulit na naman ako. Pag nagkasakit ako, pagkakalingin niya. Because Jesus will never turn a deaf ear to somebody who cries for help. So ito ay napakagandang inspirasyon, mga anak. Pwede yung sabihin mo, Lord, bakit ang tagal-tagal? Ang mag-alala, naririnig ng Diyos yan. He knows when, He knows how, He knows what. Trust Him. No? So let us be inspired. Ito nga mga ketongin na to eh. Ang pinandidirihan ng tao, hindi sila pwedeng lumapit kahit kanino. Alam niyo po ba, sa panahon ng Panginoon, kapag may ketong ka, kailangan nakahubad ka at habang naglalakad ka, sumisigaw ka, marumi ako, I'm unclean, para walang lumapit sa'yo. Kasi pag may lumapit sa'yo, siya din ay magiging ceremonially unclean. So yung shame, remember, na-imagine mo yung shame, may ketong ka na nga at ipinagsisigawan mo pa sa mundo. But not with the Lord. The lepers cried out to the Master, and the Lord turned His ear to them. Kung yung mga ketongin na to ay pinakinggan ng Diyos, ikaw pa kaya na sa oras na to alam ng Panginoon kung paano mo siya kinikilala. Let me say this to you. Mercy, sabi po nung mga ketongin, Jesus, Master, have mercy on us. Hindi sila sumigaw na, Oy, Jesus, pagalingin mo ako. Hindi sila nagsabi, Oy, oh Kristo, halika, hipuin mo yung kamay ko para gumaling ako. Anong sabi lang nila? Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Mercy like grace is God's undeserved favor. Iradio, CFAG, grace is getting what we do not deserve. Yung pagpapala, yung habag na binigay ng Lord nang ikaw ay makatagpo na masumpungan ang kaligtasan, we do not deserve that because we are all sinners. We deserve death. But because of grace, though we are not deserving, still He saved us. Mercy, on the other hand, hindi ito yung mercy ng kaibigan ni Ma'am Shino na laging binabate. Mercy is not getting what we deserve. Malinaw po. Grace, we do not deserve it, but we get it. Mercy, we deserve it, but we do not get it. Punishment. We deserve to be mercy, to be punished. But because of God's mercy, hindi niya yun ibinigay. Lagi ko nga pong pinapaalala sa mga anak natin sa Sifan. Palo na tayo dahil sa dami ng sablay natin. Palo na tayo. But the good Lord holds back His hand. Hindi niya pinababayaan bumaba ito sa atin.
That is mercy. Grace, ito yung dapat na hindi mo tanggapin, pero sa pagmamahal niya, He releases it to us, though we do not deserve it. At yung mercy na dapat sa'yo na yun, He upholds it. He controls His own hand para hindi ka masaktan. That is mercy. Mercy contains that thought of compassion. Siguro po, nung panahon na yun, na sumisigaw ang mga ketongin na to, alam nilang hindi sila deserving. Alam nilang hindi nga sila pwedeng lumapit, pero pinanghawakan na lang nila yung awa ng Diyos. Looking back at your blessings. Diba? Minsan hindi mo nga deserve yan. Minsan hindi mo deserve yung promotion. Pero because God is good, binigay niya. Minsan dapat nga eh, palo ka na sa dami ng sablay. Paulit-ulit. Pero dahil napakamahabagi ng Diyos, isang sorry lang natin, isang sorry lang, natao sa puso, libre ka na naman, pwede ka na naman, balik ka na naman. Na pag nawala ka sa kawa ng Diyos, iiwan niya yung marami para hanapin ka. Ganun. And now, knowing how good the God that we have, and looking at the blessings that you have, meron bang puwang ang kawalan ng pasasalamat? I guess not. We have no reasons for us not to thank the Lord for all the blessings na dumarating sa atin. Small or great, big or quantified enormously. Kasi lang, hindi tayo nagkakaproblema. Ang hinihintay lang natin, ang gusto lang natin makita na blessing ay yung hinihingi natin. Alam mo ba? Alam mo? Ang dami-daming hindi mo hiningi sa Diyos, pero ibinigay niya. Hindi ka araw-araw humihingi ng hangin, di ba? Pero pumunta ka sa ospital. Yung mga nag-o-oxygen na lang, na hinahabol na lang yung konting hininga, galing na lamang sa machine. Pero tayo minsan, nababaliwala natin. Oh, may hangin pa. Matibay pa yung lungs. At minsan, parang okay lang. Siyempre talaga nun, may hangin. We fail to thank the Lord sa maliliit na bagay na to. Amen? Church, iRadio, do what the lepers did. In spite of our uncleanliness, in spite of our sinfulness, in spite of what we are having right now, call unto the Master. And thirdly, tingnan po natin kung ano ang ginawa nila. Thirdly, ano, I would like to share this to you bago ko lumipat sa akin third. Sabi ng Exodus 34, this is one of the verses that I hold on to. Pinanghahawakan ko po ito. Sabi ng Panginoon, the Lord was speaking to Moses sa puntong ito. The Lord, He was introducing Himself. Pinapakilala ng Diyos kung sino siya. The Lord, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgressions and sin, yet He will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generations. This is a very strong reminder of the attribute, yung katangian ng Diyos. Siya mismo, ako si Ramon, ako ay mabait, ako ay mapangunawa, ako ay matiisin, pero madali rin akong mapikon. Parang ganitun, nagpapakilala ang Panginoon. As He was passing by Moses, He described Himself. He declared His attribute.
He is compassionate. He is gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth. No? And He forgives iniquity, transgressions, and sins. And yet, here's the big catch. In spite of all those attributes, and yet, sinabi niya, I will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generations. This was written. This was declared by the Lord. This we keep in our hearts. No? Na huwag ka tayong sumanda lang no, sa kanyang, oh, okay lang sa kanya to. Let us also be cautious. Not just conscious, but be cautious. Take it from your nanay. Not just cautious, but let us be cautious. Thirdly, this is the way we respond sa ating Panginoon. How do they responded? These lepers, the 10 of them, nang pagkatapos silang masalubong ang Panginoon at sinabi ng Lord sa kanila, sige, go your way. They responded and were obedient in faith. Tandaan po natin, hindi sila hinawakan ng Panginoon. In Luke 5:13, meron din pinagaling na kaitongin ng Panginoon, pero hinawakan niya. Only to emphasize, bakit yun, Lord? Maring may magtanong. Bakit po doon sa 5:13, hinawakan ng Panginoon ang kaitongin? Upang ipakita ng Panginoon na hindi niya itinuturing na outcast ang may ketong. Remember, ang may ketong sa panahon ni Kristo ay outcast. Pero itong ketongin na lumapit sa kanya ay hinawakan niya. And he healed this leper. Hinawakan niya to. Pero itong sampung ito, hindi niya po hinawakan. Hindi niya hinimas. Ang sabi lang niya, go. Go on your way. Receive your healing. Ano ito? These lepers, these 10 lepers, they were obedient in faith. Di naman nila tinanong ng Panginoon, eh wala ka naman ginawa eh. Wala ka naman pinainom na gamot sa amin eh. Hindi mo naman kami hinimas eh. Hindi mo naman kami hinaplos eh. But they believed. That's faith. Maaaring siguro kung tayo yun, baka nagtuturo-turuan na tayo eh. Maniniwala ka ba doon? Di naman tayo hinipo. Di naman tayo minekos-mekos. Sabi lang, sige na. It was a test of faith for them to go without any evidence of healing. Ang ganda. Hindi lumapit si Jesus. Sabi niya, sige, okay, hawakan ko yung ulo mo, mula sa ulo mo hanggang sa talampakan, magaling ka na, wala. He simply told them, go. It was a test of faith. Do you really see me as the master? Kasi yun ang tawag nila, di ba? Balikan nyo yung text. Jesus, Master, have mercy on us. Do they really believe that Jesus is the master even of leprosy? Yes, they did. Kaya nga sila lumakad without questioning. And we are not told whether the lepers ay nagdebate. Di naman sila nagtalo-talo. Para naman tayong mga ano nito. Wala namang ginawa sa atin. Ngayon, pumunta na raw tayo sa mga pare at ipakita natin ang ating mga kondisyonis. Kasi yun ang regulasyon. Kapag ka gumaling ka sa ketong, papasyasat mo uli yung balat mo doon sa mga pare, sila ang magdi-declare kung ikaw ay malinis na uli. Pero look at them. As they were going, balikan po ninyo yung teksto. It's beautiful. Balikan po natin yung teksto. Ha? Pakita ko po sa inyo. I really love to see this. Malayo, no? Pero sorry po. Sabi, when he saw them, tingnan nyo po, ito po, sa screen natin yung teksto. The first one, ano ang sabi natin? They saw themselves. The lepers saw themselves. They were unclean. They were sinful. Kung that is spiritually speaking. Then sabi nila sa second pointer natin, they called on the Lord. Sabi nila, Jesus,
Master, have mercy on us. Now, this is the third pointer. When he saw them, he said, sabi niya agad, go, show yourselves to the priest. Hindi niya sinabi, o sige, magaling na kayo. O sige, okay na kayo. Ano ang sabi lang niya? Dumiretso siya doon sa last pointer ng isang leper. To be proclaimed, to be declared ceremonially clean, kailangan niyang pumunta sa pari. Yun ang sinabi ni Jesus. Sumigaw lang sila. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? O sige, go show yourselves to the priest. Here's the clue. Here's the beautiful thing. As they went, they were cleansed. That's faith. Walang sinabi, walang indikasyon kung paano, but they simply responded in obedience. Patid, baka sa puntong ito ay naghahanap ka ng pagpapala. Baka sa puntong ito ay meron kang inaasahan na pagpapala mula sa Panginoon. Let your faith be an obedient faith. It's a test of faith for the lepers to show themselves without any indication na sila ay magaling na. Oh, how I admire yung kinlay mo yung salvation mo na meron kang eternal life. Nobody came from the other side of this life at sinabing, oy, magpakatino ka, talagang merong eternal life. But by faith, you and I, we claim. You and I. Alam natin, pagpikit ng mata natin, our faith tells us to trust yung pangako ng buhay na walang hanggan. Let us respond as these lepers responded. And lastly, although they were in faith, respond as the one leper did. This makes all the difference. Ito po ang pinaka, kumbaga sa kwento, ito po yung pinaka highlight. It was easy to note na yung sampung meketong ay sumigaw kahit nahihirapan yung kanilang mga lalamunan, malat na sila, sumigaw sila sa Panginoon. It is so clear na nakita natin yung awa ng Panginoon nang bigyan niya ng pansin ang kanilang pagsigaw. It is notable na yung mga ketongin na to, bagamat hindi hinipo ni Kristo ng ating Panginoon, ay sumunod sila doon sa tagubili ng Panginoon to go show yourselves to the priest. That's faith. But what about this one? What about that one leper? Yung isa lang ang bumalik. Isa lang out of the 10. At ang sabi nga ng mga Bible scholars, yung daw siyam na yon ay mga Hudyo. They belong to the same tribe ng Panginoon. They were Jews. But the one who came back was a Samaritan. It only forecast, ito po ay pahiwatig lamang, na sa punto ng kwentong ito, unti-unti na rin pong nire-reject ng mga Hudyo ang Panginoon. But not the Samaritan. Let us respond to our blessings like the one leper did. Glorify God at the feet of Jesus with thankful hearts. Sampu. Kanya po anong sabi nung ating slide? One came back. Isa lang ang bumalik. Tayo eh, nag-i-expect tayo minsan na laman lang thank you. Sarap ng niluto ko, laman lang thank you. Ang ganda ng binili ko sa'yo, laman lang thank you. Minsan nagaganon tayo. Ganon din ang pakiramdam ko. Nang marinig ko yun, nang makita ko yun, only one came back. Para bang, diba sabi ng Panginoon, hindi ba sampu kayo? Diba? But only one came back. At sa pagbabalik niya, nag-thank you lang ba siya? Sinabi lang niya, boss, thank you. Di! He came back to glorify God at the feet of Jesus with thankful heart. Tingnan niyo po.
doon sa una ng ating binasa. Sumigaw lang sila mula sa malayo. Pero nang bumalik ang Samaritanong pinagaling, hindi lang siya sumigaw sa mula sa malayo. Thank you, Lord. Hindi. Lumapit siya. He came to Jesus. He went to the feet of Jesus and glorified God. It's not enough for him na magpasalamat. Itinaas niya ang Panginoon. Niluwalhati niya. Now, in our lives, marami sa atin ang nakakaranas ng kahirapan at kabiguan. And sometimes it's very hard for us to find these little things. Pag-aksayan ko pa ba ng panang pasalamatan yung dahon, yung bulaklak, ano ba naman ito si Pastora Closer? But it is our way of acknowledging how great our God is. Di po ba kayo namamangha how a baby is formed and born? Di ba kayo namamangha kung paano kumilos ang Panginoon? Kay Ate Rachel? Di po ba? Asaan na siya? Ano sabi ni Pastor Sunny? Nag-i-speech therapy na. Somebody who was in comatose now, by God's grace and mercy and power, nag-speech therapy na. Siguro yung puso ay hindi lamang nagpapasalamat, kundi lumuluwalhati sa kadakilaan ng Diyos. Let me share to you my last slide. And this is the last slide. We should respond to God's blessings by glorifying Him at Jesus' feet from thankful hearts. Sabi po, glorify God. What is it to glorify God? Twice na binanggit po sa binasa ni Mamshi ang salitang glorify God. In verse 15 and in verse 18. To glorify God is to extol His attributes. Pagka po sinasabing, let's give glory to God. Oh, glory to you, Lord. Hindi lang ganun yun. But you enumerate, ating binibilang, ating pong inilalahad. Hindi ko alam sa Tagalog, enumerate, so saying help. Yung iniisa-isa mo. Oh, ikaw ay dakila, ikaw ay banal, you are the Lion of Judah, you are the Lamb. Diba? We extol Him, that's how we glorify God. Minsan, ang gawin ta, Lord, we give you glory. What is it in God that makes Him glorious? He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. He is the Rose of Sharon. You begin to extol Him. His attributes. He made wonders. You created heavens. You created mankind. You gave us this wind. You gave us this rain. No, we exalt Him. We put Him high in our lives. We give Him the top priority in everything that we have. Sa oras natin, number one siya. Dapat namamahinga na yung mag-asawa, but because he is number one, mamaya na yung tulog. Jesus muna. Maraming nanay ngayon, siguro balik-balik sa kusina, kusina, pakikinig, kusina, pakikinig. Because you want to give this beautiful time to God. That's how you glorify Him. You put Him above your priorities. No? Sabi po, kailangan nating makita ang kadakilaan ng Diyos. Kanya dapat nating binabasa ang Biblia for us to understand and know who He is. Sino ba tong Diyos na to? Sino ba tong Panginoon na to? Who is this Lamb of God? Who is this? No? At Jesus' feet. Whereas, at the beginning, the lepers were in a distant, malayo. But now, this one leper, he went to the feet of the Lord. Tayo, pag sobra na po tayo nahirapan, ang bilis natin pumunta sa paanan ng Diyos. Sana po, pag din nakikita natin yung pagpapala natin, yung blessings natin, simpleng healing, simpleng ubo, simpleng lagnat. Lord, ang galing-galing mo, Lord, tapat ka talaga. You want to go back at the feet and embrace with a thankful heart. No? Sabi nga, huwag kang pupunta
ng parabang deserve mo naman yung tinanggap mo. Okay lang naman, dapat naman akin yun. But let us come to the Lord with a thankful heart. Because whatever happens, whatever need, at whatever given time, He will listen. Maybe not now, but one thing is definite, He listens. So again, as I end, I would like to share to you a story about John Wesley. Sa mga pastor po, ay malaking figure si John Wesley. Isa siya sa mga mahuhusay na sumulat. Alam niyo po, si John Wesley hindi agad siya naging convert. Actually nga, ano po yan, medyo may pagka-atheist. Bago siya na-convert, sabi niya, isang gabi ay kausap niya yung porter, yung kumbaga parang guard doon sa eskwelahan kanyang pinapasokan. At nakita niya na ito ay nakayuko at patuloy na bumumuka ang bibig. So lumapit si John Wesley and he heard that this porter was thanking God. Walang tigil siya, "Lord, thank you. I admire you, Lord. I give you glory for your goodness." He was thanking God. Sabi niya, dahil nga iba ang pananaw ni John Wesley, "Ano ba pinagpapasalamat mo?" Sabi niya gano'n. "Ano ba ang tinanggap mo?" Sabi po nung guard, ng porter sa kanya, "Alam mo, sir, itong suot kong pangginaw, iisa lang to, ito lang. At mula kaninang umaga, kahit ngayon hanggang gabi na, wala pa po akong kinain, uminom lang ako ng tubig." "Eh, yun naman pala eh," sabi ni John Wesley. "Ano naman ang ipinagte-thank you mo?" "Sir, mayroon akong hininga. Mayroon akong buhay. Mayroon akong pagkakataon upang magpasalamat sa Panginoon. A heart that loves my Savior. A soul that beats His love. And a spirit that is hopeful for eternity. Sobra-sobrang dahilan para magpasalamat ako." May the Lord bless you, and may you have that beautiful, thankful heart. Come, let's glorify God and thank Him at the feet of Jesus with a heartfelt thanks. God bless everyone. Thank you, Irene. Amen. Yan, thank you. Napakagandang message na ito. Maraming makaka-relate sa out of 10, isa lang ang bumalik. Opo. Isa lang ang nagpasalamat. Siya yung na-bless. Opo, spiritually na-bless. Spiritually na-bless siya. Yung siyam, na-bless sila, pero hindi kagaya nitong yung isang nagpasalamat. Hindi nagpasalamat. Tawag po doon ay temporal blessing, pansamantala lang. Kasi but, yung blessing na natanggap nila, pinagaling din sila. Opo. Pero nung itong isang nagpasalamat na lumapit sa kanya, nag-pray siya, nagpapuri sa Panginoon, yun ang pinakamalaking blessing na natanggap niya. Kaya napaka-importante sa buhay natin na tuwing makakaroon, hindi lang tuwing, anything, kahit na yung suffering natin, we could ask for the Lord to thank God, because we are sharing yung sufferings ng ating Panginoon. Diba lagi natin sinasabi at naririnig yung sabi ni Santiago, "Rejoice in your suffering." Yeah. O, diba? Yung magandang ginagawa ang Lord when we suffer. Yeah. Sabi nga dito ni Brother Og, yung asawa ni Odette, "Sampo ang pinagaling, pero isa lang ang bumalik." Bakit? "At tunay nagpapasalamat sa Diyos. Ganon din ang tao, sa problema lang lumalapit, pero pag nakaraos na, nakakalimot naman sa Diyos." Amen! Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, Kuya Ogs. Amen ako dyan. Minsan nga eh, ang pakiramdam pa natin, deserve ko naman to, naglilingkod ako, natural lang na pagpalain ako. Oh, minsan ganun eh. But again, we are being taught every day ng Panginoon. Sabihin pa nga ang tao, "Bakit ako, Lord? Eh, nagsiserve ako sa iyo." Yeah, duman ako doon. Duman po ako doon sa punto na yun. Why me? Sumagot naman ng Lord, "Why not?"
Dami, dami, Why, dami, dami, dami dyan, bakit ako pa? Ganun. So, bakit naman hindi? And it was during one of those biggest sufferings in my life that I heard, Lord, why me? And the Lord said, why not? Kung yung anak ko nga, hindi ko in-spare sa suffering. Ito pa. Di pahiya ako. Sige, go! Lord, go! Okay, daanan natin to, samahan mo lang ako. Talagang... It's so amazing. Look at the disciples, ano? Kagaya na lang ni si Pablo, si Paul, na si Saul, na pinugutan ng ulo. Yes po. Yung bang, he doesn't mind. Sige, pugutan niyo ang ulo. I will come to the Lord. Uuwi ako sa kanya. And itong katawan na ito, mamamatay itong katawan na ito, pero yung kaluluwa ko, hindi niyo kayang patayin. Amen. And that's, we have supposed to strengthen our spirit na dumadanas tayo ng matitinding pagsubok sa buhay. Cancer, walang pera, wala tayong panggastos, name it. Pero all these things will end. Matatapos din yan. Ako, the mere fact na today, as we speak, humihinga ka. Oo, may cancer ako eh. Pero humihinga ka pa. Mm-hmm. Yung ibang walang cancer kagabi, hindi na nagising. Mm-hmm. Ha? Eh, wala nga kaming pang-ulam eh. Pero nandiyan ka. Mm-hmm. May kamay ka. May marunong kang tumayo sa... Meron kang talino. Amen. Yung iba nga, ang daming pera, hindi naman makakain. Yun. Mm-hmm. O, di ba? You always had to look at the beautiful things and be thankful. No? Eh ako nga eh, malungkot ako eh, byuda ako, wala akong kasama. Magalak ka. Walang bumubugbog sa iyo. joke lang, patawa lang, comedian lang. Oh, okay lang yun. kasi you had to be grateful. Whatever it is, you try to see the positive. Hanapin mo yung positibo sa buhay mo. Meron magandang paraan eh. Para hindi mo laging sinasabi, ang pangit naman yun. Minsan may mga taong ganun eh. No? Minsan ako din eh. Kaya lang maganda, sabi ng anak ko. Pinagaganda mo lang. Hindi naman siya masyadong maganda. Ganon din yun maibig mo kung sabihin pangit. Sabi ko eh. Naral ko yun. Oo nga. Kailangan kong hanapin ang maganda. Pwedeng hindi maganda ang mata niya. Pwedeng hindi maganda ang ilong niya. Pero tiyak na tiyak, meron akong makikitang maganda sa kanya. That's how I began to realize na masyado naman ako. All I see is what I wanted to see. Mm-hmm. Ang daming gustong ipakita sa akin. Diyos, no. So, pag may nakita ka, pag mo na sabihin, ay, hindi siya maganda. Hanapin mo agad yung maganda. Ay, ano... Lord, ang hirap humanap. Ang ganda ng damit. Okay na yun. At least, good mood ka. Positive ka, no? Diba? Bawa, nagluto. Parang mukha yata ang sinigang yung nilaga. O bago ka magreklamo. Pero sweetie, maganda naman ang pagkakaluto ng kanin. O doon ka sa kanin tumingin. Huwag doon sa ulam. Hanap ka ng maganda. Oh, tama. For you to have a thankful heart. Look at the way beautiful things around you. And see beneath those beautiful things. Amen. No? The hand of God. Why do I love Baguio? Because there is so much beauty that I see sa halaman, sa puno, sa kung ano, sa tao. Parang wala akong panahon para huminto to keep on praising God. Lord, ang ganda naman itong ginawa mong bulaklak. Iwi mo yung bulaklak, sabi sa akin yung kasama ko. Hindi kasi ang ganda niya. Let us look at the things. Right now, there is somebody sa tabi mo na nilikha ni Diyos. Hindi mo kayang gawin yan. Hindi mo kayang gawin ang isang karim. Hindi mo kayang gawin ang isang ramon. But in the goodness of God, He decided to put you together. May differences ang iyong asawang lalaki. May differences ang attitude ng asawang mong babae. Still, the Lord knew that together,
you can bring Him glory. May mga panahon hindi mo makita yung maganda sa Kanya. But as you thank the Lord, mauumpisahan mong makita yung dahilan bakit niya dinala siya sa buhay mo. And you will begin to become thankful. Kahit yung ating inalalagyan, like Ate Odette. As early as now, nare-realize mo how precious yung mga pamilya mo. How grateful you are for Kuya Om. Diba yung somebody just to share, pakihimas naman to. Then you begin to see the goodness of God. And you begin to thank Him. Pwedeng kapos-kapos tayo, Ate Joyce Mendoza. Pwedeng hand to mouth ang pera natin. Pero yung nakarating yung hand mo sa mouth mo, laking blessing na nun. Yung iba wala. Yung iba wala. Pwedeng kamukha ng aking Pastor Maylin, ni Ellen. Pwedeng ang dami mong takot. I'm sure sa operasyon na darating. But there's so much to be thankful for. Yung provision, hindi lahat kaya na umuong sa operasyon nang walang hinahawakan. Be thankful for that faith. Na by faith, alam mong kakatagpuin ka ng Lord. It's one thing. Be thankful sa pagkakataon makapagpagamot. Ang dami po na tinitiis na lang ang sakit. Hindi naman nakakapagpagamot. Pero tayo, kahit medical lang, biogesic lang, pinoprovide tayo ng Lord. So ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Huwag lang thank you. Thank you is not enough. Glorify God. Give Him the glory. Amen. Tell the world of His greatness. Amen. Thank you. Amen. Yeah. Amen. Mm-hmm. All right. Thank you, Mami Plosin. And yeah, it's my joy. It's my privilege. Napakaganda. Ang daming na-bless dito sa iyo yung magandang message. Oh, walang mahirap. Sabi nga nung kinakanta, and now, let the poor say, I am rich. I am rich. Let the weak say, I am strong. Kanya, ano sabi? Give thanks. Yeah. Give thanks. Amen. Sige po. Salamat, salamat. Kung wala pong tanong, manalangin tayo. Yes, okay. Let's go and pray. Okay. Let's pray a prayer of thanksgiving. Tingin mo lang wala eh. Tingin mo lang wala. Walang silbi pamilya mo, walang silbi hanap buhay mo, laging kapos, laging may sakit. Tingin mo lang wala. Pero meron. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kung tayo lamang ay magtitiwala, kung tayo lamang ay hahawak sa Kanyang katapatan, kung tayo lamang ay patuloy na mananampalataya sa mga bagay na ipinangako niya at sinabi niya sa atin. And if all these things fail habang nasa mundo tayong ito, magpasalamat ka pa rin. Because there is another beautiful life ahead of us. And it's not short, but it's for eternity. The eternal life, matingitingnan natin, be thankful. Kasi ngayon pa lang, may chance ka at ako na paghandaan ito. Let's pray. Hallelujah, Lord. Paano ka ba namin ilalarawan? Ikaw yung Diyos, pero pinili mong maging tao para sa amin. Ang ganda na ng kinalalagyan mo sa kaharian ng Ama, pero pinili mo pa rin ang mamatay, mailigtas lang kami. Kailan ba namin huling sinabing salamat? Salamat sa kamatayang pinili mo para mabuhay kami. Nang walang magkano. Ilang ulit, Lord, na ba akong nagkasakit? Pero hanggang ngayon, patuloy ko pa rin nararanasan yung kalakasan na nanggagaling sa'yo. At hindi lang ako, Lord. Kaming naririto na nakikita mo sa oras na to. Ito na yung panahon para sabihin namin, salamat sa nakaraang pagpapagaling mo sa amin, Lord. At kahit may karamdaman kami ngayon, titingnan lang namin kung gaano kakabuti panghahawakan namin ang iyong katapatan.
Lord, ilang ulit na bang kinapos ang aming mga kabuhayan? Pero hindi mo kami iniwan sa kawalan. Lagi kang may ginagamit na tao, lagi kang may ginagamit na paraan para katagpuin ang aming pangangailangan. And even though, Lord, sa oras na to, marami kaming bayarin, bills are piling up. Pero hindi lalaki doon. Hindi lalaki itong mga pagkakautang namin na to sa laki ng iyong kayamanan na pwede namin panghawakan. And we are so thankful, Lord, because you are a generous God. Hindi ka nauubusan ng paraan para kami, Lord, ay sagipin at itawid sa araw-araw naming mga pangangailangan. And today, Lord, nais lang naming itaas ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Ikaw na dakila at walang hanggang Diyos. Banal, tapat, mabuti, mapagpatawad, mapagkalinga, makatarungan. Oh, hallelujah, Lord. Tika siya ang mga salita na nanggagaling sa puso, bibig at isip namin para ipaliwanag kung gaano kakabuti. Pero ramdam ng aming mga kaluluwa at espiritu ang iyong kadakilaan. At sa tulong ng banal na espiritu, right now, we just want to say thank you. Thank you, Lord. You have been so good to us. Thank you, Lord, for the hope na meron kami, for the peace na pinamamahayan namin, for the comfort that emanates from the Holy Spirit and from that love that is being poured out unto us. Lord, I personally thank you for the life of my classmate Sosima here with us today, for Ate Odette, Kuya Ogs, Lord, for being so cooperative in sharing their thoughts, Lord. For my ineng, my neneng Hasmin, Lord, in spite of the busyness, Lord, she responds not to the text, but she responds to the call to thank you for what she has. I thank you for the life of Stella, Lord. May she find in her heart how good you are to her in spite of the things that she is going through. And Lord, I personally thank you for iRadio, for opening up for us an avenue to share and reach out to fellow Christians and to the non-Christians as well. I lift you high above iRadio, Lord. Take control. We submit iRadio to you, Lord. And thankful we are for the 5 years of your goodness and faithfulness. We give you glory. We give you honor. We worship you, Lord. In Jesus' mighty name, we all declare and agree. Amen. Amen. Have a beautiful afternoon. Thank you po. Yeah, my joy, my joy. Thank you. Thank you, Mommy Plosser. And see you again. God bless you. Ay, naku, talaga naman. Ay, it lift up our spirits. And at least ngayon, lagi tayo magpapasalamat talaga. Oh, no matter what. Dumaranas man tayo ng malaking maliit na problema. Anumang klase ito. No? Yeah. We have a big God. Mas malaki yung Diyos natin kaysa sa mga problema natin. At walang imposible sa ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo at we hope na na-bless po kayo sa naibahagi ngayong gabi ni Pastor Plosser. And ang title po niyan is Only One Came Back. Okay. Pasalamatan ko lang yung mga nag-check-in kanina. Yeah. Siyempre si Malen, sino ba to? Rachel Puzan Cruz, Sozima Gonzalez, Malen Canto, Pastora Malen Canto, Pastora Marivic Cruz, Pastora Mary Jane Saboy Only, Glenda May, Kate Kylie Kevin, si Doc SP,
and Roma U. Ordinario. Doc SP, welcome back. Yeah, nagpakita siya. Mm. Alam mo naman yan, Friday ngayon. Yeah. May mga pinupuntahan niya. Siyempre. Ayan, salamat po sa inyo. Yes. Naku, napakaganda thank you, ng thank you. Ating 25,600 subscriber po tayo ngayon. Praise God. Praise God. Yan, maraming salamat po. Well, see you again next week, guys. Happy weekend. Happy weekend. Enjoy. Enjoy. Ingat-ingat lang po. At may papalapit na naman bagyo o nakapasok na ata ang bagyo. Ang Pilipinas naman ay papalayo ng papalayo. Kaya ayos lang. Hanggang next week po. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Sa inyo po. Maraming salamat. Tashiwa Matyo Desu. Yurusko Dosa. Tadaima! I read your elder this one. Philippine Komine. No, she. Oh, Shile. Abreato. Gusaymasu. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.